Isa pong magandang hapon muli sa mga kapatid dito sa Salitran. At isa nga pong kagalakan ang ipahayag ang salita ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. At bago po tayo mag-umpisa, ay manalangin po muna tayo. O aming Diyos, aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa inyong biyaya. Tunay nga, gaya ng aming inawit kanina, kayo nga ang hari na mang hari, at nararapat lamang ang korona ay nakaputong sa inyo, o aming Diyos. Kayo'y dakila at makapangyarihan sa lahat. At dahil sa biyaya nyo, ang inyong mga tao ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo, binuhos ang kanyang dugo, binayubay ang kanyang katawan. At dahil yan, nagkaroon po ng kapatawaran sa kasalanan, at buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga biyaya na yan ay pinagkaloob nyo. At ngayon, sa pagpubulay po ng inyong salita, kayo po lamang ang dakilain sa aming kalagitnaan. At nawa, mangusap po ang inyong salita sa bawat isa, sa inyong tagapagsalita, maski sa mga makikinig. At tulungan nyo rin po ang inyong tagapagsalita. To you be the glory and the praise, in Jesus' name, Amen. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa aklat ng Ecclesiastes. Eh nasa chapter 4 na po tayo, tinalakay na natin yung unang bahagi at tayo magpapatuloy ngayon mula verse 9 to 16. Yan po yung ating pagbubulay-bulayan. Pero basahin ko po yung buong talata. Sabi po rito, "Then I look again," Ecclesiastes chapter 4. "Then I look again at all the acts of oppression which were being done under the sun. And behold, I saw the tears of the oppressed and that they had no one to comfort them. And on the side of their oppressors was power, but they had no one to comfort them. So I congratulated the dead who are already dead more than the living who are still living. But better off than both of them is the one who has never existed, who has never seen the evil activity that is done under the sun. I've seen that every labor and every skill which is done is the result of rivalry between a man and his neighbor. This too is vanity and striving after wind. The fool folds his hands and consumes his own flesh. One handful of rest is better than two fists full of labor and striving after wind. Then I look again at vanity under the sun. There was a certain man without a dependent, having neither a son nor a brother. Yet there was no end to all his labor. Indeed, his eyes were not satisfied with riches, and he never asked. And for whom am I laboring and depriving myself of pleasure? This too is vanity, and it is a grievous task." Verse 9, "Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone? And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart." Verse 13, "A poor yet wise lad is better than an old and foolish king who no longer knows how to receive instructions. For he has come out of prison to become king, even though he was born poor in his kingdom. I have seen all the living under the sun through to the side, thrown to the side of a second lad who replaces him. There is no end to all the people, to all who were before them. And even the ones who will come later will not be happy with him. For this too is vanity and striving after wind." Kung maalala po ninyo, dito sa Ecclesiastes chapter 4, tinalakay natin yung sa first part na there is oppression, there is injustice, and it is a given reality in this world. Ngayon, sa mga susunod pang talata, eh nabanggit dito yung pinag-aralan natin, yung from
verse 4 hanggang 8 na nabanggit dito mga taong workaholic, mga taong maingitin, mga taong tamad, ay mga taong pansariling kapakanan lamang ang iniisip nila at pinagkakaabalahan nila. At wala silang community life. Yan ang pag-aaralan natin sa mga susunod na talata sa verse 9 hanggang pababa. Wala silang community life. Yung mga taong maingitin, nais nilang iniisip nila lagi, mahigitan ang kanilang kapwa. At yung mga taong tamad naman, iniisip din niya sariling kapakanan. Dahil sabi nga, mabuti ang tamad, hindi pagod. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa paligid niya. Yung workaholic naman, sarili din kapakanan ang hinahangad niya sapagkat trabaho siya ng trabaho, nais magpayaman, kumikita na ng malaking pera, trabaho pa rin. At lumalabas na siya ay lovers of self. At itong mga taong ito ay ipinapahayag ngayon na wala silang community life. Kasi itong verse 9 hanggang verse 16, ito'y tumutukoy sa community life. Ito pong verse 9 to 12, kung tutuusin, noong ako po ay kinasal, ito po yung ginamit naming Bible verse sa aming invitation, sa aming wedding invitation. Noong una po, ang akala ko sa talatang ito ay for love, courtship, and marriage lamang. Pero mas malalim pa pala ang kahulugan nito nung sa pagbubulay nito. Eh, totoo nga naman, as you learn the Word of God, continuous eh. Nung una, ito lang ang ipinahayag sa iyo ng Panginoon. Pero as you grow as a Christian or as a people of God, unti-unti, lumalawak din ang iyong pananaw tungkol dito. Sabi nga dito sa verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. O, di ba? Pag mag-asawa yun. No? Two are better than one. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwa ng isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Verse 11, kung malamig ang panahon, maari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Two are better than one, di ba? Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Akala ito, for marriage lamang ito sa mag-asawa. Pero this applies to a single person, even to a married person, even to the church. This is an exhortation for every believer to be a member of a community of believers or to be a member of a church. To be in a body of Christ. Dito, it is an exhortation na i-express ng bawat believer in a body of Christ and their gifts and use their gifts for the body of Christ. Dito, para rin matutunan ng bawat isa to learn to relate with one another, to interact with one another, to express brotherly love, encouragement, to express your affection. Nandito yung pagkakataon din na dumamay sa bawat isa, makiramay, tumulong sa bawat isa, sa bawat kapatiran, to express your burden and load mo ito, to express your heartache, at maranasan ng bawat isa as members of the body of Christ or as a member of the church na hindi ka nag-iisa. Lalo na kung single ka, akala mo nag-iisa ka. Pero hindi. Marami kang kapatid sa pananampalataya. Kung young professional ka, marami kang lolo, marami kang lola, marami kang tatay, marami ka rin nanay, marami kang kapatid. At hindi lang dito, it is worldwide.
may brother and sister ka sa Trinity Church sa New York. So, marami. So, the verse applies to live together not only as a church, but to live in a community. In a community of people, meron doon mga believers and unbelievers. But to live in a family. It is an encouragement for each one to live in a community and to have a community of life. Alam niyo po, hindi naman madali to live together sa mag-asawa, sa mag-asawang lalaki at babae. Hindi naman madali to live together. At lalo na, to live in a group or in a community. Dahil alam niyo po, palagi ko nararanasan niyo rin, merong mga tensions, meron ding mga friction, lalo na sa mag-asawa, both are sinners, saved by grace. Pero nandun pa rin yung tinatawag dyan yung in my tip of my tongue. Remaining sin. Nandyan pa rin yun na unaware, biglang muusbong Kaya nga we need to pray day by day and have devotions with the Lord. So, nandun yun Kaya, minsan, maari, magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Minsan, o madalas, maaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil bawat isa may sariling pag-iisip. Hindi naman mga robots yung naasawa natin. Di ba? Lalaki o babae, hindi naman yung mga robot na i-input mo lang, ito lang dapat ang isipin mo, no? Hindi naman ganun, no? May sariling kaisipan yan, may sariling pananaw, kung paano gawin ang mga bagay. Bawat isa may sariling opinion, may sariling pinahalagan, may sariling kaugalian na nakikisnan mula bata. Kaya nandun yung friction. May doon merong tension. Kasi bawat isang may paraan, paano, halimbawa, pisilin yung toothpaste. May pumipisil sa ilalim. Mayroon naman pumipisil sa ibabaw, doon mismo sa malapit. Sabi nung, huwag mo pisilin sa ibabaw, sa ilalim. Yung isa nakikis na, pisilin yung toothpaste sa ibabaw. Okay? Meron namang iba't iba rin ang paraan paano magluto. Halimbawa, si Mr. Gusto rin magluto. Si Mrs. gusto rin magluto. Kaso pinabayaan ni Mr. kay Mrs. magluto, hindi niya nagustuhan yung lasa ng sinigang o yung adobo ni Mrs. Okay? Mayroong nais magtapon ng gamit pag hindi na ginagamit. Meron namang yung isa, gusto itabi lamang, baka pakinabangan in the future. Kaya hindi tinatapon. So, nag-iipon siya ng garbage sa bahay. Ayon sa isa. Yung isa naman hindi. Treasure pa yan. Magagamit yan in the future. Yung isa gusto maalat. Yung isa naman gusto ng manamis-namis sa pagkain. Okay? Yung isa naman, lack sa discipline. Yung isa naman mahigpit, strict. Merong yung isa, gusto maligo, umaga at hapon. Yung isa naman, isang beses lang. Okay na. So, magkakaiba. No? Ang bawat tao ay magkakaiba at unique. Pero unique sa bawat isa. Bagamat minsan may pagkakahawig sa ugali. Pero sana, sa mag-asawa, you should be one in the Lord Jesus Christ. Lalo na, as a body of believers in a church, there must be unity in love through the Lord Jesus Christ. Bagamat may pagkakaiba, it is God's will for man to live in a community, to integrate in a group of people in a community. Sa church life, it is an instrument of God for each one to integrate
in a community life. Because we are one spirit, we were all baptized in one body. Now you are in Christ's body and individually members of the body of Christ. At mangyayari po na there will be friction even in the body of Christ. May hindi pagkakaintindihan. Merong tampuhan. Eh minsan, siyempre yung ating pastor, mahihirapan dyan. If there are two bodies na with conflict with each one. No? Masakit din sa loob ng ating mga pastor yan. Pag may mga ganyang mga pagkakataon. Pero God is saying, tunay nga na ang dalawa ay mabuti sa isa. Mas marami ang bunga ng gawain nila. Sila ay mas productive. Mas mabunga ang gawain, gumagaan kung sama-sama at kung mayroong pagkakaisa. There is unity. Ang kombinasyon ng talento, kakayanan at mga resources ng bawat isa ay nagpapagaan sa mga hamon, pasanin, sa mga gawain na hinaharap. Lalo na sa ministry of the Lord. Kaya sabi ni Lord, "It is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Pero kung merong conflict, hiduwaan, eh, harapin natin yon. Harapin natin with the love of Christ in our heart. Kasi sa mga conflict at hiduwaan, dyan po tayo lumalago. We grow. We grow as a person. We grow in our perspective of life. And we grow in the love of Christ. Kasi in the love of Christ, there is forgiveness. There is repentance of sin. Eh sana, kung merong mga hindi pagkakaintindihan, let the love of Christ prevail. Kasi may tendency that in a body of Christ, ganito po ang naobserbahan ko lang lamang po, no? Umaalis ang isang parte ng katawan para lamang maramdaman din ng mga naiwan sa katawan na yun ang hapdi ng paghihiwalay. It is to show the pain na naramdaman niya ng pag-alis para sila rin ay maramdaman ng mga naiwan. Eh sana, may the love of Christ prevail. Kasi, kung hindi ka naka-move on sa ganong situation in a particular church, hindi ka naka-move on doon, maaring mangyari ulit sa lilipatan mong church. And at mangyayari, yung na-experience mo dati, how you handle that conflict, eh gagawin mo rin, aalis ka na naman doon. So, mas mainam harapin yung mga conflicts with the love of Christ. At tunay nga, lumalabas na mas mabuti ang dalawa. Tunay nga, ang dalawa ay mabuti sa isa. And it is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him. And iron sharpens iron. So one man sharpens another. Sapagkat as you grow in a community life, lalo na mga children, mga kabataan dito, you integrate your life in this community, eh nagkakaroon ng pagtutulungan sa bawat isa. Lalo na family, with other families, or kung single ka, may bonding kayo ng mga singles din, o mga kabataan dito, may mga peer groups nyo, may bonding kayo. Ito'y nagpapatalastas o nagpapatalas ng karunungan at kaalaman at kakayanan ng bawat isa. Kasi you share your experience, you share your problems, your concern, nare-relate mo, paano mo tinalakay yung problema nito, na-share mo sa isa, nakakaroon siya ng idea. Ngayon,
humarap siya sa ganung problema, naalala niya yung senior mong concern, paano niya hinandle ito, so nakakatulong sa iyo. And you grow as a person. And your personality is being enriched with the talents and experiences of others. Kaya rin sa mag-asawa, nariyan din ang being a good friend to one another. Kaya nga sa mag-asawa, you should be frank. Ibig sabihin eh, tapat o kung anong dapat sabihin, sabihin mo sa iyong asawa. Yung tinatawag na to be brutally frank with one another. To be one's best critic with one another. Di po ba? Maski rin sa mga magkakapatid. No? Kaya nga sa Matthew chapter 18 verse 15, if your brother sins against you, go and show him his fault in private. Ha, eh, nangyari, instead of showing the sin in private to a brother, isushow muna yung sin sa lahat, tapos sa kanya napupuntahan yung brother. Eh, umaapoy na ang problema. At doon rin, papasok yung forgiveness with one another. How many times should you forgive your brother? Sabi ni Jesus, 7 times 77. Tama? 7 times 77. Of course. So, kaya nga, may kasabihan na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Kasi frankness in speech makes for a more lasting friendship. Kaya lang, baka naman, o sabi ni Brother Mar, ang pagsasama, o kada ano, oy, di ba sabi ni Mar, o di ba, so pinupuno kita ngayon ha, huwag mong gagawin niya. Baka naman ganun na mangyari every time. Wala na yung ibig sabihin yung every time na lang, magpupuna ka na magpupuna. Puna dito, puna dyan, puna dito, puna dyan. Eh, mahirap din yun. Di po ba? So, ibig sabihin, rebuke with love. Kailangan ba siyang i-rebuke doon? Ako ba walang kasalanan doon? So, community life is superior in a relationship. Kasi as you integrate yourself in a community, you grow as a person. You grow in your humanity. Lalo na, you grow spiritually. Kasi nagpapalakasan ng bawat isa sa spiritual life. Dahil kung ikaw ay mag-isa lamang, ang taong nag-iisa, walang masyadong relationship, solo lang siya, sarili lang iniisip niya, ito'y prone to depression, anxiety, stress, heart problem, yung high blood pressure, saka yung high sugar content sa kanyang buhay. So, kaya nga sabi sa verse 10, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. At in a community life, you have your prayer meeting, di ba you pray for one another? At alam mo, your brother and sisters are praying for you as well. Di ba, kung may malapit kayong mga kapatid sa pananampalataya, i-text mo, brother, sister, pag-pray mo naman ako sa concern nito. O kaya i-text nyo yung inyong pastor, pastor, ipag-pray naman nyo ako kasi ganito eh. Ganon. So, may nagpe-pray sa'yo. Eh sana, meron kayong prayer list din. Meron kayong prayer notebook. During prayer meeting, ilista nyo. Sino bang kailangan ng prayer? O kaya,
Meron kayong brother and sister na pinipipray day by day. Ah, si brother ganito, ipag-pray ko naman. Kasi alam ko may problema siya sa mga financial na pangangailangan. Pag-pray ko siya para sana makahanap siya ng mga opportunity to earn more para masupport niya ang kanyang family. Kaya nga kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Sapagkat nagtutulungan ang bawat isa sa isang community life. Pero alalahanin po natin, the Lord is with His people. Every believer is, you are the apple of His eyes. And every believer are related to one another by faith in Jesus Christ. Kaya you have so many brothers and sisters in the Lord. Even abroad. May mga kapatid rin kayo sa abroad. Sa mga prayer meetings nyo. Pinapadala ng pastor ninyo yung inyong mga prayer requests. Malamang, umaabot yun. Overseas. At may nananalangin sa inyo. Itong sinasabi ng sanlibutan. Alam mo, nais kong maging independent, sariling sikap. I want to be alone, all by myself. I need no one. Pero you cannot really live in isolation. Kasi no man is an island. No man is an island. You need a community life. And it is not good for man to be alone, to live in isolation. Kasi kung nag-iisa ka, kawawa ka naman. Walang tutulong sa inyo kapag ikaw ay nabuwal. And in a community life, as you help one another, nagpo-provide niya ng mga economic opportunities for each one. Maaring wala kang trabaho ngayon, nalaman ng isang kapatid, may narinig na may opening dito, brother, sister, may opening doon. Mag-apply ka. O kaya may business opportunity dito, brother, sister, baka gusto mong mag-invest. Huwag lang yung mga pyramiding scam, sana, no? Kung bibigyan nyo ng mga investment opportunity. Kasi, in a community life, there is interdependence. Ito pong interdependence, ito po yung sinasabing nagtutulungan ang bawat tao sa lipunan o komunidad. Sa pagtutulungan at sa pagdadamayan. So yan po yung tinatawag na interdependence. But we are dependent upon the grace of God. We are dependent upon His grace and mercy day by day. We are interdependent, but we are also dependent upon God. E paano po bang example ng interdependence? Diba sa isang community, may baker? So, kanino ka bumibili ng tinapay nyo? Sa baker. No? Saan naman nanggagaling yung perang pambili nyo? Sa nag-empleyo sa'yo, sa trabaho. So, yun ang tinatawag na interdependence. Or, kung ikaw naman ay businessman, may business kang hardware, sino ang kliyente mo? Di yung mga nagpapatayo ng bahay, sa'yo kumukuha ng supply. Saan ka namang kumukuha ng pambenta mo? Di yung gumagawa ng mga hardware products. Pero in a nutshell, yung mga pinakakwento nitong interdependence sa living being, sa living things, yung maliit na isda, kinakain ng malaking isda. Diba? At yung malaking isda ay hinuhuli naman para kainin naman ng tao. Pero that is not so for a Christian in a community life. We do not, ibig sabihin yan, take advantage of one another. We give goodwill with one another and help one another and encourage one another to grow in our spiritual life. So, in a community life, nagtutulungan po ang bawat tao sa lipunan
o sa community. Sapagkat ang interdependence ay pagtutulungan po ng bawat isa. Kaya nga kung malamig ang panahon sa verse 11, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Ito pong passage na ito, ito ay hango sa gawain ng mga mangangalakal o mga naglalakbay sa desyerto. Kasi sa paglalakbay po nila, sama-sama silang naglalakbay sa desyerto. Sa desyerto, may init sa gabi at may init sa hapon, pero sa gabi, malamig. At sila ay nag-create ng init kung sila ay sama-sama na magkakatabi. Sila ay nagbibigay ng relief o luna sa bawat isa sa lamig ng gabi. Ganyan po yung pinaka-concept nito. Kaya sa church, kailangan rin po ang patuloy na ugnayan sa bawat isa, lalo na sa pagdalo sa stated meeting, sa fellowship, sa mga ministry, sa worship services. Ito yung mga means of grace para uminit din ang spiritual life ng bawat isa. Kaya nga, di ba, may darating kayong mga program, yung DBBS, ini-encourage din ang bawat isa to participate, tumulong sa DBBS program po ninyo. Ganyan din sa mag-asawa din. Para mainit din ang pagsasama, kailangan nag-uusap din ang bawat isa, nagko-communicate, nangangap, nagkakamustahan sa bawat isa, nagtutulungan din sa bawat isa. At kung malamig ang gabi, siyempre, magkasama sila. Dahil kung may hidwaan, yung isa natutulog sa sopa, yung isa naman nasa kwarto. So, malamig. Malamig ang sitwasyon ng kanilang pagsasama. At sabi nga, let not the sun go down when you're angry. Ibig sabihin, kung may hidwaan, bago matulog, pag-usapan at matapos na yung issue na yan. Kasi, pag hindi, hanggang kinabukasan pa yan, hanggang susunod na araw pa yan, pag hindi nalagyan ng closure ng issue. At kung hindi nalagyan ng closure yung issue, pag nagkaroon na naman ng conflict, bigla na lang lalabas yun. At sasabihin naman ng isa, napaka-hysterical mo naman. Tapos na yan eh. Ah, hindi. Hindi historical. I'm just stating the facts. Diba? Ganun ang nangyayari. Kaya, kung nag-iisa ay maaring magtagumpay, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, ibig sabihin niyan, in your relationship, as husband and wife, in a community of, or you are single, relating with one another, with your friends, the Lord Jesus Christ must be involved in your relationship. Sa bahay nyo, sa friends mo, at dito sa church. Kasi siya yung third strand na nagbibigkis. Lalo na sa family life, siya yung third strand na bumubuo, nagbubuo sa pamilya. Lalo na sa church. Pag wala na si Lord sa ating kalagitnaan, this church will now be called Ikabod. The Lord has departed. Kaya, may the Lord bind our relationship with one another as in a community life, sa ating relationship as husband and wife, and with our friends. Sapagkat siya ang nagbibigkis ng relationship sa married life. Siya mag-tawag doon, para kayong tikoy, no? O kakanin na talagang mahirap tanggalin sa bawo. Lagi nakadikit. Ganon din sana sa church. Lagi kayong parang kayong mga kakanin dito na integrated ang life and integrated
by the love of Christ. Sana, ganun po. May it be the prayer of the church na ganun. Lastly, sa verse 13, ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hamak kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Ang batang iyon ay maaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya'y ipinanganak na mahirap. Nakita ko rin na ang lahat ng tao sa mundong ito ay sumusunod sa isang kabataang papalit sa hari. Walang tigil ang pagdami ng taong nasasakupan ng isang hari. Ngunit, pagkamatay niya, isa man ay walang pupuri sa lahat ng kanyang nagawa. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. So dito sinasabi, ang karunungan ay mas mainam sa kamangmangan at ang fame, popularity, katanyagan o kasikatan will fade away. Mawawala din at hindi ka na rin maaalala. Kaya sabi sa verse 13, sabi nga, pagkamatay niya, isa man ay walang pupuri sa lahat ng kanyang nagawa. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Kasi men easily forget even the good deeds done to one another. Bakit ganon? Sa daming ginawa kong kabutihan, isang pagkakamali, dun, lantad na lantad, mas nakikita. Paano na yung iba kong ginawang kabutihan? So wealth, power, fame, and popularity does not satisfy. And so much power corrupts. Those who are in power may cause oppression. But the author of oppression is the evil one. There is so much benefit in a community life. But this will require work to learn good relationship, to respect feelings of one another, to respect boundaries of one another, to learn to be a team player. It requires partnership and cooperation. Each one must work for such. Each one should work to be a team player, to respect one's feelings, to have a good relationship. Truly, it requires partnership and cooperation. And it is not good for man to be alone. Man should not live in isolation. And we should be interdependent with one another. Tayo yung magtulungan sa bawat isa. And para tayo maging mabind to one another, let the Lord Jesus Christ be part of our relationship. Be part of our relationship. Be part of our friendship. Be in our married life. Jesus Christ should be with us when we go to our office. At lalo na when we go to church. We should pray for God's blessing. Lalo na sa worship service, sa preaching of the word. Kaya nga, during prayer meetings, we pray for the ministry of the church. Kasi we need the blessing of the Lord sa mga gawain na yan. Sino ba sufficient po dyan sa gawain na yan? We are just of flesh and blood. It is the Lord's doing if we receive blessing from the preaching of the word of God. Ako po, mahina lang po ako eh. I cannot move your heart, your soul to see the glory of God in His Word. And lastly, this church is not perfect because it is composed of sinners saved by grace by the Lord Jesus Christ. May it be that the love of Christ prevail in one's heart. May it be that each member of this church pray for one another. Sana may prayer list tayo
At lalo na, you should pray for the leaders of the church, your pastors, your deacons, yung mga ginagamit po sa ministry, sa mga Bible studies. At sana, let us be part of the ministry of the church. Let us participate in the ministry of the church. And let us carry each other's burden. Lalo na as we share our resources sa church. It could be material or monetary. As we give our resources to the church. At nakikita naman nyo how the church is using those gifts for the expansion of God's kingdom and for His glory. Alam nyo po, I would share na nangyari din sa amin as a family. Ewan ko kung nabahagi ko na ito, no? Noong na-stroke po ako, that is the time na hindi ako nakabili ng health insurance. At hindi naman sapat din yung available money para sa aking hospitalization and rehabilitation. But I have seen the grace of God kasi nag-email po yung isang deacon namin sa other churches din to pray for me. And yung comfort na natanggap namin, lalo na sa wife ko, kasi siya yung nagbabantay sa akin, mag-isa siya sa hospital, and malilit pa yung mga bata noon, sa bahay lang sila. Salamat sa grace ng Panginoon na sustain yung wife ko. Salamat din at hindi na ako inoperahan sa ulo. Baka may blood clot and everything, no? God put it in order eh. Siya nagpagaling sa akin eh. And I've seen the love of Christ sa mga brethren, sa kapatiran, yung outpouring ng love nila para sa akin. At nakita ko rin yung pag-ibig ng kapatiran sa church. And this love gave strength to my family, sa akin din. Kaya nga, sabi na ng iba eh, huwag ka na mag-stop ka na sa ministry, Brother Mar. Kasi alam mo eh, ano ka na eh. Meron ka ng problem sa heart mo eh. Na-stroke ka na eh. Pero I thank my Lord kasi He has given me the opportunity again to bring the Word of God sa bawat churches din. It is all by grace na ipapahayag ko rin yung Word of God and to preach His Word among the people of God. And to this, may God be glorified alone. To Him be the glory and the praise alone. Kasi hindi naman ako, wala ako rito, if not by the grace of God. And sa mga tao na wala pa sa inyo, wala pa sa Panginoong Hesukristo, na hindi pa nyo sinusuko ang buhay nyo sa Panginoon, you are apart from the grace of God. Sana, may you come to Jesus Christ. Come to Him in faith and repentance. Kayo magsisi sa inyong kasalanan. Come to Him. Sabi niya, sabi ni Lord, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Sana lumapit kayo sa Panginoong Hesukristo. Kayo magsisi sa inyong kasalanan. At maranasan niyo yung community life in the Lord Jesus Christ. Maranasan niyo yung love of Christ. At lalo na when you come to Christ in repentance and faith, by His grace, you will receive the gift of life and the forgiveness of your sin. Kaya kaibigan, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Magsisi ka. Nawa, i-embrace mo yung community life na binibigay niya sa iyo. Being a member of a body of Christ. Let us pray. O aming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po, aming Diyos, sa lahat ng mga gawain mo at ginawa mo sa aming buhay.
Tunay nga, O Lord, as we come in Christ, as we are in Christ, dinala kami sa isang community, sa isang community life. We become members of a church at kami po ay nagpapasalamat to be part of the body of Christ. To you be the glory and the praise. In Jesus' name, Amen.